Yeah, magandang araw po mga kapartner at muli. At yun nga. Ha? Nasaan daw si Lenny Robredo? Kundi mga gago ito, pagkatapos yung hindi iboto, hahanapin niyo kung saan si Vice President Lenny Robredo. Talagang dito. Ta? Bakit niyo hinahanap si Vice President Lenny Robredo? Ha? Bakit niyo hinahanap? Bakit? Public official ba si Vice President Lenny Robredo? Ha? Kundi mga inutil ito eh. Ha? Kita mo mga katarantaduhan nito mga hayop na yung mga pulangaw eh. Isipin mo. Hindi mo ibinoto tapos hahanapin mo yung tao. Bakit? Ano ba si Vice President? Ano ba si Lenny Robredo ngayon? Ha? Ano ba si Vice President Lenny Robredo ngayon? Di ba isang pangkaraniwan tao na lang si Vice President Lenny Robredo ngayon? Di ba? Isang pangkaraniwan tao na lang. Oh, wala na sa serbisyo, wala na accountability. Oh, wala na siyang pananagutan, pero ganun pa man, kahit isang pangkaraniwan tao na lang si Vice President, ha? Tuloy pa rin ang pagtulong niya, ika nga, di ba? Kahit pangkaraniwan tao ka, pwede ka pa rin tumulong sa kapwa mo. Di ba? Lahat tayo pwedeng tumulong, obligasyon natin tumulong. Hindi naman kailangan na maging vice president ka, presidente ka para ka makatulong, hindi. Kahit sa simpleng paraan, kahit pangkaraniwan tao ka lang na na isang pangkaraniwan tao na normal ka lang na namumuhay, pwede kang tumulong. Oh, hindi mo naman kailangan maging presidente ka, maging vice president ka para ka tumulong. Tungkulin ang bawat Pilipino yan na tumulong ka, na tumulong. Oh. Tapos hahanapin mo si Vice President Lenny Robredo. Eh bakit mo hinahanap? Ano palagay mo diyan, utusan? Kung ano lang yung gusto niyong sabihin, sasabihin niyo, uutusan niyo. Kundi kayo mga gago kayo eh. Talagang dito, makikita mo mga kapartner eh. Mga nagtatanga-tangahan eh. Well, isipin mo yan. Hahanapin mo si Vice President. Ba't mo hahanapin? Ano ba? Tau-tauhan mo? Utusan mo? Para hanapin mo? May accountability pa ba si Vice President? Ala na eh. Pero ganun pa man, sinasabi ko nga, nandun pa rin yung angat buhay ni Vice President. Nandun pa rin yung pagtulong niya bilang pangkaraniwan tao at tungkulin ng bawat Pilipino na pagtulong. Hindi mo na kailangan hanapin si Vice President Lenny Robredo. Oh. 'Di ba? Public official pa ba si Vice President? Hindi na eh. Eh buti nga kahit hindi na siya public official, ha? Nandun pa rin, tuloy pa rin yung pagtulong na. Nandun pa rin yung Angat Buhay Foundation niya. Itinatag niya, itinayo niya yung NGO. Eh, biray mo, wala ka na sweldo dyan sa gobyerno, hahanapin mo kung nasaan si Vice President Lenny Robredo. Tapos, ipagkukumpara mo, buti si Bongbong Marcos nagbigay ng 50 million. Eh, isipin mo, pagkukumpara mo, eh si Bongbong Marcos, may accountability yun eh. Presidente yun eh. Pagkukumpara mo kay Vice President Lenny Robredo, eh isipin mo, eh si Lenny Robredo, isang pangkaraniwan tao na lang. Wala na siyang accountability. Kundi mga gago ito eh. Talagang dito, mga siraulo eh. Biruin mo, hahanapin mo. Eh, ba't di nyo hanapin si Sara Duterte? Nasaan ba si Sara Duterte ngayon? Di ba nasa Brunei? Oh. Eh, kundi mga inutil itong mga to eh. Talagang dito, makikita mo, puro katarantaduan ang iniisip eh. Isipin mo, hahanapin mo si Vice President. Eh, pakailan mo ba kung nasaan si Vice President? Oh. Di ba? Eh, walang iya kayo. Talagang dito,
bakit hindi nyo hanapin si Sara Duterte? Bakit? Oo. Di ba? We isipin mo yan. E pili mo, talo na nga si Vice President. Wala na nga sa poder si Vice President Lenny Robredo. Di ba? E ba't hanapin mo si Lenny Robredo? Bakit? Swelduhan ba si Lenny Robredo? Ha? Vice President pa ba si Lenny Robredo? Kung Vice President siya, yun. Hanapin nyo. Dahil may accountability siya eh. Tsaka hindi mo pwedeng pagkumparahin. Ito, tanga ito eh. Diba, hindi mo pwedeng pagkumparahin si Marcos tsaka si Vice President Lenny Robredo. Pagkukumparahin mo, eh, buti si Marcos nagbigay na ng 50 million. Si Lenny Robredo, alape. Diba? Ba't pinagkukumpara mo si Vice President Lenny Robredo kay Marcos? Diba? Eh kundi tanga ito mga to eh. Biro mo pagkukumpara mo si Lenny Robredo kay President Marcos. Eh yung presidente yun. May accountability yun, may obligasyon yun. May tungkulin yun. Eh si Vice President wala na eh, pero ganun pa man. Ha? Ganun pa man, nandun pa rin yung angat buhay niya. Kasi kahit hindi ka presidente, kahit hindi ka vice president, tungkulin mo yun eh. Tungkulin yun, hindi lang si Lenny Robredo, bawat Pilipino, tungkulin na tumulong yun. Obligasyon yun eh. Na tumulong ka sa nangangailangan. O, di ba? Eh si vice president eh, pangkaraniwang tao na lang eh. Di ba? Siyang pangkaraniwang tao na lang si Vice President Lenny Robredo. Wala na siya sa poder. Pero ika nga, sabi ko nga, ganun pa man, nandun pa rin yung angat buhay niya. Nandun pa rin yung NGO niya, non-government organization. Bakit? Kasi tungkulin ng bawat Pilipino yun. Alam ni Vice President Lenny Robredo yun. Kahit hindi siya naging presidente, kahit isa kang pangkaraniwang tao, tungkulin ng bawat Pilipino yun na tumulong ka. Obligasyon ng bawat Pilipino yun. Na tumulong ka sa nangangailangan. Di ba? Oh. Tapos hahanapin mo si Vice President Lenny Robredo. Ba't ano ba si Vice President Lenny Robredo ngayon? Oh. Di ba? Eh isang pangkaraniwang tao na lang si Vice President Lenny Robredo. Isang pangkaraniwang tao na lang na katulad ng natin. Na pangkaraniwang tao. Oh. Di ba? Tapos pagkukumparahin mo si Bongbong Marcos kay Lenny Robredo. Eh, ano ba si Bongbong Marcos? Eh, si Bongbong Marcos, presidente yun. Tapos pagkukumparahin mo, buti nga si Bongbong Marcos may 50 million na ibinigay. Kundi gago ito eh. Eh, bakit kanino ba yung 50 million na ibinigay niya? Pera ba niya yon yung 50 million na yon? Ha? Sa taong bayan yun. Tungkulin yun. Tungkulin ni Bongbong Marcos yun. Di ba? O, obligasyon niya yun. Accountability niya yun. Na tumulong. Dahil presidente siya. O, dyan sa naapektuhan ng ano ha, dyan sa naapektuhan ng pagputok ng Mayon Volcano, di ba? O, isipin mo yan. Pagkukumpare mo, buti si Bongbong Marcos may 50 million na binigay. Si Lenny ala. Kundi mga gago ito eh. Talagang dito makikita mo pag-iisip ng tao. Talagang ano na eh, lusaw na eh. Ha? Talagang pulangaw na ang pag-iisip ng tao. Eh, isipin mo. Pagkukumparahin mo si Vice President, dating Vice President Lenny Robredo kay President Bongbong Marcos. Oh. Sus Mariosep, pagkatapos yung hindi iboto, hanapin nyo. Ba't di nyo hanapin si Sara Duterte? Yun ang hanapin nyo. Kasi nasa kanya pondo, nasa kanya yung makinarya, nasa kanya yung budget. Oh, ba't di yun ang hanapin nyo? Nasaan ba si Sara Duterte? Nasa Brunei, di ba? Oh, alang iya kayo kung sino-sino hinahanap nyo. Ang hinahanap nyo, kung sino yung wala, yun ang hinahanap nyo. Kung sino yung nandiyan dyan, yun ang hindi nyo hanapin.
Kung sino yung hindi nakaupo, yun ang hinahanap nyo. Walang iya kayo. Talagang dito, talagang wala na eh. Talagang, ewan ba natin kung ano merong pag-iisip itong mga to? O isipin mo, hindi nyo binoto, tapos ngayon nahanapin nyo kung nasaan si Vice President. Pakialam nyo ba kung nasaan siya? Oo. Alang iya, baka na, eto ha, baka sa palagay ko ha, baka sa palagay ko lang, eto ha, baka mas na ako na pang tumulong yan, hindi natin alam eh. Eh, alam mo naman si Vice President, hindi siya publicity, hindi siya ano eh. Ang pagtulong ni Vice President, lihim eh. Lihim na pagtulong, baka yan pa nga ang naunang tumulong eh, kaysa sa gobyerno eh. Baka yan pa unang pumunta ron o tumulong. Di ba? Oh. Hindi natin alam eh. Kaya ito yung mga naghahanap kay Vice President kay Lenny Robredo ngayon. Mga siraulo ito eh. Tapos pagkukumparahin nyo, buti si Marcos nagbigay na ng 50 million, tapos si Lenny Robredo parang wala pa. Oh. Eh, ba't pakialam nyo ba? Kahit na magbigay yan, ba't nasa kanya ba pondo? Oh. Di ba? Nasa kanya ba yung budget? Eh, si Marcos, nasa kanya lahat ng budget eh. Baka nga yung 50 million na yan, barya lang sa kanya yan eh. Oh. Tapos, hahanapin nyo si Vice President Lenny Robredo. Talagang dito, makikita mo. Talagang ang isip, pulangaw eh. Ha? Isipin mo. Hahanapin mo yung tao eh. Wala na nga sa poder. Wala na nga. Wala nang accountability. Ha? Wala na siyang obligasyon. Pero, kahit wala siyang obligasyon, ganun pa man, nandun pa rin yung, tuloy-tuloy pa rin yung angat buhay niya. Diba? Itinatag niya yun eh. Tuloy-tuloy pa rin yung NGO niya oh, sa pagtulong. Oh. Diba? Hindi mo nang kailangan eh maging vice president o presidente para ka makatulong. Dahil tungkulin ng bawat Pilipino yun. Obligasyon ng bawat Pilipino, tumulong ka sa nangangailangan. Diba? Katulad ni Vice President. Diba? Isang pangkaraniwang tao na lang yun. Oh. Diba? Hindi mo na kailangan maging vice president, presidente, senador para makatulong ka. Hindi. Kahit sa simpleng pamamaraan lang, kahit isa kang pangkaraniwang tao, pwede kang tumulong. Oh, sa nangangailangan. 'Di ba? Yun yun eh. Oh. Ba't kailangan mo pang pagkumparahin si Vice? Bakit kailangan mo pang pagkumparahin si Lenny Robredo at si Bongbong Marcos? Napakalayo. Eh, si Bongbong Marcos presidente 'yun. Si Lenny Robredo isang pangkaraniwang tao na lang 'yun. Oh. 'Di ba? Isang pangkaraniwang tao na lang 'yun. Nakatulad natin. Oh, isipin mo 'yan. Oh. May obligasyon pa ba si Vice President? Oh. 'Di ba? May obligasyon siya bilang Pilipino, bilang pangkaraniwang tao na tumulong siya. Dahil tungkulin ng bawat Pilipino 'yun eh. O, isipin mo 'yan. 'Di ba? Hindi mo na kailangan pang ipagkumpara o iparehas kay Bongbong Marcos. Oy, buti si Bongbong Marcos tumulong, kailangan si Lenny Robredo rin magbigay din. Hindi ganun si Vice President. Si Vice President hinahayaan lang si Bongbong Marcos. Hindi niya pinangungunahan eh. Hindi niya inaagawan ng papel si Bongbong Marcos. 'Di ba? Kumbaga sa ano, si Vice President Lenny Robredo tumutulong siya dahil tungkulin ng bawat Pilipino 'yon. Pero yung tutulong ka dahil ipapakita mo o sa presidente na eto tumutulong ako. 'Di ba?
Hindi ganun si Vice President eh, yung pakitang tao. Hindi ganun siya. Yung tutulong ka dahil ipapakita mo sa administrasyong ito na tumutulong ka, hindi ganun si Vice President. Ayaw ni Vice President ng ganun na ipinapakita pa yung pagtulong para nga ibinibida mo pa yung ginawa mong pagtulong. Hindi ganun si Vice President. Kung tutulong siya, tumulong siya. Kung tutulong, tumulong. Ayaw niya yung plastic na pagtulong, yung tutulong ka dahil may gusto mong ipakita sa administrasyon, gusto mong agawan ng tungkulin ng administrasyon. 'Di ba? Ayaw ni Vice President ng ganun na pagtulong. Ang gusto ni Vice President, kung tutulong ka, tumulong ka. Tsaka obligasyon ng bawat Pilipino na tumulong. Tungkulin ng bawat Pilipino na tumulong. Hindi yung tutulong ka lang dahil pakitan tao lang. Ayaw ni Vice President ng ganun. Ayaw ni Lenny Robredo ng ganun. Yung nag-aagawan. Di ba? Yung parang sa DSWD, kung natatandaan nyo yun. Di ba? Lumapit pa mismo si Vice President Lenny Robredo sa DSWD. Di ba? Ayaw niya yung nakikipagkumpetensya. Di ba? Nakikipagkumpetensya ka. Tumutulong ka dahil nakikipagkumpetensya ka sa gobyerno. Ayaw ni Vice President ng ganun. Gusto ni Vice President, kung tutulong tayo, tumulong tayo. Di ba? Humingi pa nga ng tulong si Vice President Lenny Robredo sa DSWD, di ba? Na yung tulong ng NGO, pwedeng isabay na rin sa DSWD. Di ba? Kasi ayaw ni Lenny Robredo yung nakikipagkumpetensya pa eh. Tutulong ka, pero nakikipagkumpetensya ka. Yung paunahan kayo kung sino unang dumating yung tulong. Ayaw ni Vice President ng ganun. Ayaw ni Vice President Lenny Robredo na mga ganun, na nakikipagkumpetensya ka para tumulong ka. Ayaw ni Vice President ng ganun. Ayaw ni Lenny Robredo na mga ganun klaseng pagtulong. Kasi plastic 'yun eh. 'Di ba? Hindi totoo yung pagtulong mo. 'Di ba? Dahil tumutulong ka dahil nakikipagkumpetensya ka. Ayaw ni Vice President ng ganun eh, Lenny Robredo. Dahil ano natin yan eh, alam natin ang ano ni Vice President eh, Lenny Robredo. Kaya kita mo, di ba? Siya pa yung lumapit no, kung natatandaan nyo, di ba? Yung nabalitaan nga yun na, di ba, na yung DSWD daw, DSW ginagamit daw ni Vice President Lenny Robredo, di ba? Kumalat yun, di ba? Pumutok yun eh. Pero hindi pala. Yung tulong pala ng DSWD tsaka tulong ng Angat Buhay Foundation. Di ba? Kumbaga sa ano, nagkadikit, dumikit. Kumbaga sa ano, nagkatabi lang. Nagkatabi yung tulong ng DSWD tsaka Angat Buhay Foundation. Natulong. Oh, ano kaagad ng suspecha? Ginagamit daw ni Vice President yung DSWD. 'Di ba? Yun ang lumabas na balita kaagad, siniraan kaagad si Vice President, pero yun ang ano, nagkatabi lang yung DSWD tsaka yung Angat Buhay na donasyon nila. Tapos pinalalabas kaagad nila na keso ginagamit daw ni Vice President yung DSWD. 'Di ba? Oh, pero ano ginawa ni Vice President Lenny Robredo? 'Di ba? Lumapit si Vice President Lenny Robredo sa DSWD. Kasi nagiging kompetensya na yung pagtulong eh. Ayaw ni Vice President Lenny Robredo ng ganun. Yung tutulong kayo, nakikipagkompetensya ka para mong ginagamit eh yung mga naapektuhan ng kalamidad, para mo lang ginagamit eh. 'Di ba? Ginagamit sila eh. 'Di ba? Ayaw ni Vice President ng ganun. Kaya lumapit si Vice President sa DSWD para humingi ng tulong.
Di ba? Para kung sakaling may mga kalamidad, may mga bagyong dumating, kung sakasakaling magpapadala ang DSWD ng tulong, kung pwede na rin isabay sana, di ba? Ang angat buhay, donasyon ni Vice President, di ba? Kung pwede na rin isabay para isahan na lang. Di ba? Ayaw kasi ni Vice President yung nakikipagkompetensya. Di ba? Kasi bakit? Kasi parang ginagamit mo yung mga naapektuhan ng kalamidad eh. Di ba? Parang ginagamit mo sila eh. Ayaw ni Vice President ng ganun. Yung nakikipagkompetensya ka. O mas nauna akong dumating. O mas nauna akong dumating. Ganun. Ayaw ni Vice President ng ganun eh. Di ba? Lumalabas para nakikipagkompetensya eh. Kaya ang ginawa ni Vice President, lumapit na siya sa DSWD para humingi ng tulong. Ano yun? Kung sakasakaling magpapadala ang DSWD, isabay na lang itong angat buhay na donasyon namin para isang hatira na lang. Isang hatira na lang. Ganun ang gustong mangyari ni Lenny Robredo. Ayaw niya yung nakikipagkompetensya. Ayaw niya yung tutulong ka dahil nakikipagkompetensya ka. O mas nauna kami sa inyo. O natumulong. O mas nauna kami. Ayaw niya ng ganun. Ang importante sa kanya, ha? Makapagbigay tulong sa naapektuhan ng mga kalamidad. Pangalawa, tungkulin ng bawat Pilipino yun. Kahit wala ka sa gobyerno, kahit nasa gobyerno ka, tungkulin ng bawat Pilipino na tumulong. Obligasyon ng bawat Pilipino na tumulong. Hindi mo pwedeng pagkumparahin. Ha? Hindi mo pwedeng ipagkumpara ang tulong. Pagtutulong ka ay ganito. Buti pa si Bongbong nakapagbigay ng 50 million. Si Lenny Robredo wala pa. Hindi mo pwedeng pagkumparahin 'yun. Iba si Bongbong Marcos ngayon at iba si Lenny Robredo ngayon. Si Lenny Robredo pangkaraniwang tao na lang nakatulad natin eh. 'Di ba? Pangkaraniwang tao na lang nakatulad natin si Lenny Robredo. Pero ganun pa man, 'di ba? Tungkulin pa rin ng bawat Pilipino 'yun, obligasyon pa rin ng bawat Pilipino na tumulong eh. Kahit wala ka sa posisyon, kahit hindi ka vice president, kahit hindi ka presidente, tungkulin 'yun. Kaya hindi mo pwedeng pagkumparahin, ha? Yung presidente sa pangkaraniwang tao. Kasi ang presidente, talagang tutulong yan dahil accountability yan. May obligasyon yan. Pangalawa, nasa kanya yung pondo. Common na yun na talagang tutulong talaga siya dahil may accountability siya. Obligasyon niya yun bilang presidente. Di ba? Kaya hindi ka pwede.